you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Okay, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Okay, nandito na po tayo sa demonstration, no, ng ating kauna-unahang plant food supplement. Ngayong araw, syempre, bago po tayo magsimula, akin muna pong ipapaliwanag sa inyo bakit ba natin kailangan gumawa ng mga materials na ito. No, ang plant food supplements po ay mga ibinibigay natin sa ating mga halaman para masupply yung kanilang mga pangailangan sa different stages doon ang kanilang growth. For example, pag bagong tanim pa lang ang ating mga halaman, kailangan po ay masuportahan natin yung pagtubo ng kanilang mga sanga at kanilang mga dahon. Para, at ito nga po namang mga dahon ang gagawa ng pagkain. Ang sarili nilang pagkain habang sila ay gumugulang. No? Meron din pong ibang mga nutrients na kailangan natin masupply pag sila po ay magsustart ng mamulaklak at mamunga. Kaya naman po tayo naghahanda ng mga ganito mga preparations para po maalagaan natin sila ng maayos. No? Ang una po nating plant food supplement na gagawin ngayong araw ay tinatawag po natin na fermented plant juice. No? Ito po ay isang preparation na ating ginagawa para tayo ay makapag-produce no, ng magandang source ng nitrogen. No? Kaya po karamihan po sa ating mga ingredients na gagamitin dito, yung bulk na ingredients na ating gagamitin ay mga dahon no, na kulay green din no, sapagkat ang sustansya po na may susupply nito ang siya rin nagbibigay ng matingkad na green na kulay no, para dun sa ating mga halaman. So isa-isay po natin yung mga ingredients para dito no, tayo po yung maghahanda ng mga madahon na mga halaman no, gaya ng kangkong no. Mainam po sa kangkong ay yung nandyan pa yung mga shoots na o yung mga young leaves niya sapagkat mataas po ang concentration ng growth hormone sa parte na yan. So kailangan po natin makapag-produce ng 100 grams na kangkong kasama po yung kanyang mga tangkay. Bukod po dyan, tayo po ay maghahanda rin ng katawan ng saging. Ito po ay na-slice lang namin kaya maliit na, pero tayo po ay maghahanda ng 100 grams ng saha ng saging. Mangyari po lamang na akunin natin ay yung mga nasayang na banana na halaman no, para mataas din ang concentration ng growth hormone dito, mataas ang concentration ng nitrogen at dahil saging siya, mataas din ang potassium content nito. Ang isa pa pong klase ng dahon natin gagamitin, walang iba kundi kakawate, no, kilala na halaman na mayroong mataas na level ng nitrogen, no? At 100 grams din po para dito. Okay? Ito pong mga ito atin pong ihahanda na, no? Gagamitan natin ng chopping board syempre, at kutsilyo, tigwa 100 grams po ng aking mga nabanggit na mga materials. So ganito po ang kanyang magiging itsura. Ano po? Gutay-gutay na siya sa maliliit na sizes. Okay, so bukod po doon sa ating plant material, kailangan po natin maghanda ng molasses. Okay, ang ratio po para sa fermented plant juice ay 2:1. So ibig sabihin, kung tayo po ay merong 300 grams na plant material, maghahanda po tayo ng kalahati noon na molasses. So meron po tayo dito na 150 ml na molasses naman. Okay, bukod po dyan, syempre kailangan natin ng container. Pwede po natin gamitin yung mga pinaglumaan na, no, katulad dito, na lalagyan ng mayonnaise mula sa palengke o kung kayo ay nagpiesta at merong natirang ganitong container, pwede po nyo gamitin iyan. No, hindi po natin kailangan yung kanyang takip. Kailangan po natin ng panghalo. No, mamaya makikita nyo kung saan natin gagamitin ang panghalo. Kailangan din po natin ng bato. So kung ano man pong bato ang inyong makukuha sa inyong paligid hanggat siya ay malinis, pwede natin gamitin. Okay? Net. So meron tayong plastic na net na nakatabi. No? Pwede po tayong maghanda nito. Mamaya po ipapakita namin kung para saan siya. No? Kung wala naman tayo nito, minsan di ba pag namamalengke po tayo, meron tayong ginagamit yung lalagyan ng mga gulay na kulay red, blue, yellow, no, mga stripes. No? Pwede po natin siyang i-cut. No, para magamit natin sa ating preparation. Okay? Para po pangtakip doon sa ating
ferment, i-ferment na plant juice mamaya, kailangan po natin ng papel, no? Kung meron po kayo nakatabi ng mga Manila papers, no? Hanggat kaya niya pong matakpan ang bibig ng ating container, pwede na po yung ganung size. No? Kailangan po natin ng two layers, no? Para pantakip sa kanya. Siyempre, para ma-secure natin siya, kailangan po natin ng rubber band. Okay? So, handa na po ba kayo para sa ating demonstration, no, ng paggawa ng fermented plant juice? Halina po at simulan na natin. Okay, so tumako na po tayo sa demonstration proper, no, sa paggawa ng fermented plant juice. No, tayo po i-assist na ating kasama na si Paul. Paul, kaway-kaway. Okay, so ang una po natin gagawin ay syempre siguruhin na malinis ang ating container. Okay, so check na maigi ni Paul kung madumi, malinis, yan. Pero nilinis naman na namin yan kanina. Ilapat na maigi sa mesa para masiguro na hindi siya gugulong at di matatapon yung ating preparation. Okay? Una po natin, ang sunod po natin gagawin, ilalagay na po natin ang plant material, no, yung ating mga na-slice na mga plant material doon sa ating container. Okay, wala pong particular order naman ng paglalagay ng dahon doon sa ating lalagyan. No, as long as lahat po siya ay kakasya doon sa ating pinaglalagyan. Okay, yung reason po kung bakit atin itong hinati sa maliliit na size ay para mas mabilis po siya mag-disintegrate, no? Kasi isa po nating target talaga dito, itong malalaking size ng mga dahon ay mapaliit para po mas maging available yung kanyang sustansya para sa ating mga halaman. No, once po na ang mga contents ay nandun na sa loob, atin na pong ihahalo yung ating molasses. No, katulad po na nabanggit natin kanina, ang total po na ginamit namin ng plant material ay 300 grams, kaya po hahaluan natin siya ng 150 grams ng molasses. Okay, ang molasses po ay may pagkamalapot, no? So pwede po tayong gumamit nitong wooden spoon, no, para po mas mabilis ang paglipat ng molasses doon sa ating container. Matapos po niyan, ating haluin ng maigi. Ate pong haluin ng maigi ang preparation. Siguruhin po natin na covered ng molasses yung surface area ng ating mga dahon. Okay? So medyo may kahirapan, no, na i-coat itong mga dahon, pero kailangan po natin talaga siyang gawin. Okay, so habang inahalo po natin, iwasan na po natin na dumumi yung mouth ng ating container, no, para konti na lang yung kailangan nating linisin, no, bago natin siya sarahan mamaya. No, yung reason kung bakit iwasan natin na dumumi yung lid, no, ng ating container ay para maiwasan na maamoy ng mga taga at mga langaw, no, yung ating preparation, at para hindi na sila lumapit pa, no, at hindi na nila dumihan pa yung ating fermented plant juice habang nangyayari yung fermentation process. Okay? So, kapag po coated na ng molasses yung ating mga plant material, pwede po nating ilagay na yung net. Okay? So, nakikita naman natin, hindi na dumumi yung lid ng ating container. So, kung madumi po yan, kailangan po natin siyang linisin, no, bago natin ilagay itong net. Tapos, ipapatong, ilalagay po natin itong mga bato para pabigat, no? Kasi po, paglipas ng mga araw, ito pong mga materials na ito ay mag-shrink dahil nagsistart na nga po siya mag-disintegrate, at kailangan po ng pabigat para ma-push pa rin pababa yung ating materials at manatiling coated ng
ng molasses. Okay? So, once po nilagay na natin yung net at saka po yung pabigat, atin na pong ilalagay yung Manila paper. Katulad po na nabanggit ko kanina, dalawang layers ng Manila paper po yung ating gagamitin at para po ma-secure natin yung papel ay gagamitan natin siya ng rubber band. Okay, so kung nahihirapan po tayong ilagay ang rubber band, pag isa, pwede po tayong magpatulong kung sa kasama natin sa bahay. Okay? So, siguruhin po natin na walang butas yung ating papel para wala pong daanan ang mga langaw or mga langgam na papunta sa ating preparation. Okay? So, kapag po na-prepare na natin siya, lalagyan po natin siya ng label sa gilid ng container. Pwede po tayong gumamit ng masking tape. Ilalagay po natin sa gilid ng container yung masking tape. Isusulat po natin ano ba yung preparation na ating inihanda. No, fermented plant juice. So, ilalagay po natin FPJ. No, fermentation process po ng fermented plant juice ay tumatagal ng 7 days or isang linggo. So, ibig sabihin, kung tayo po ay nag-prepare today ng ating fermented plant juice, makalipas ang isang linggo o sa susunod na Biyernes ay pwede na nating i-harvest yung kanyang katas. Okay? So sa proseso po ito, ang ating ginagawa ay kinokolektahin po natin yung yung kanyang katas. Doon po may ipon yung concentration ng nitrogen growth hormone at iba pang sustansya na kanyang isusupply sa ating halaman. Okay, so after 7 days po, ang gagawin lamang natin ay kolektahin ang kanyang sabaw. Ilalagay po natin ito sa bote ng soft drink. Lilabelan ulit po natin ng fermented plant juice or FPJ. At pag po ating itinakip na yung cap ng bote ng soft drinks, atin pong luluwagan ulit. No? So ating isasara siya hanggang dulo, tapos ibabalik po natin. No? Hindi pa po kasi natin pwedeng i-seal tightly o hindi natin pwedeng i-tighten yung cap ng soft drink bottle sa unang linggo sapagkat dahil po merong living na microorganisms sa loob ng ating pote ay maaari po itong magkaroon ng malakas na pressure at sumabog. Okay? So, yun po ang ating fermented plant juice. Okay, andito po ako ulit, no? Para naman po sa kasunod na plant food supplement na ating gagawin, no, ngayong hapon, no? Kanina po after natin na ma-prepare ng ating fermented plant juice, tayo naman po ay dadako sa pagde-demonstrate sa inyo kung paano gumawa ng fermented fruit juice, no? Kanina plant juice yung ating target, mga dahon ang ating ginamit. So this time around, ito naman po ang mga materyales na ating dapat ihanda. Ang target po nating ma-produce sa fermented fruit juice ay yung magiging source naman natin ng iba pang sustansya. So kung kanina yung fermented plant juice ay ating inihahanda, no, para makakuha tayo parang rich source of nitrogen, this time naman po ang gusto natin ay makapag-prepare ng isang concoction o extract na mayaman naman sa potassium. So dahil po potassium gusto nating ma-produce, ang ating pong gagamitin ng mga materyales ay mga prutas na kilala natin na mayaman sa potassium. So ano-ano po ba yung mga prutas na yan? Ang aming pong nire-recommend na gamitin para sa ating fermented plant juice ay kalabasa. No, ang kalabasa po ay kilala na mayaman sa potassium. Bukod po sa kalabasa, pwede po tayong gumamit ng papaya, no? Na-slice na rin po natin siya into smaller bits. Ang papaya po mayaman din sa potassium. At syempre, meron pa bang tatalo sa saging? No? Ang saging po
ay isa pang prutas na napakayaman sa potassium. Halos lahat ng parte ng saging, no, yan man ay bunga, katawan, ay mayaman sa sustansyang potassium, no? So para po dito sa preparation na ito, ang amin po ulit inihanda ay 100 grams na sliced na squash. Naghanda din kami ng 100 grams na sliced na saging kasama ang balat, at meron din po tayo na 100 grams na sliced na papaya. Okay, sinama din po natin yung balat. No, kung mapapansin nyo, hindi na po natin sinama yung buto ng papaya, pero sa kalabasa po pwede po natin isama kung gusto nyo i-mix din siya. Okay? So bukod po dito sa mga prutas na ito na may total na 300 grams, atin pong inihanda na molasses ay 300 ml naman. No, kung kanina po sa fermented plant juice, ang ratio ng plant material sa molasses ay 2:1. Pagdating po sa paggawa natin ng fermented fruit juice, ang ratio po na ating susundin ay 1:1. Okay, so dahil po tayo may 300 grams na total na weight ng ating plant material, tatapatan natin siya ng 300 ml na molasses. So tara na po at tayo na pong gumawa ng ating fermented fruit juice. Okay, hello hello ulit sa ating kasama na si Paul para i-demonstrate naman ang paggawa ng fermented fruit juice, no? Kanina po na isa-isa ko na ako ng mga materyales na ating kailangang ihanda. Ngayon naman po ay atin ang i-prepare ang ating FFJ. No, katulad po ng ating ginawa kanina, sisiguruhin natin malinis ang ating container. Matapos po niyan ay atin na pong isa-isang ilalagay ang ating plant material. Okay? So, i-shoot po natin diyan dahan-dahan yung papaya, yung kalabasa, at saka yung saging, no? Although ito po yung recommended na ingredients, no, sa paggawa ng FFJ. Pwede naman po tayong gumamit ng mga ibang materials, no? Kasi po, ang ating po talagang principle dito ay kung ano man yung mga available sa inyong lugar, lalo nga na ngayon na tayo ay naka-quarantine. Kung available na po sa inyo yung kalabasa, edi kalabasa na po ang ating gagamitin. Kung ang available po sa inyo ay saging lamang, ay yun din po ang ating gagamitin, no? Atin lamang pong sisiguruhin na ating nasusunod yung recommended na ratio ng plant material doon sa molasses para hindi po masayang yung ating preparation. Okay? So matapos po natin mailagay ang mga prutas sa container, atin na pong iahalo ang molasses. Katulad po ng ating ginawa kanina, importante po, mahalaga na makot natin ng maigi yung surface area ng ating mga prutas. Ano po? Para po masiguro natin na yung mga mikrobyo na nandiyan ay busog na busog at bibong-bibo, no, para tulungan tayo na i-break down pa further into smaller bits at maging bioavailable yung sustansya na meron ito. Okay? So matapos nating haluin ang prutas, no, kita-kita naman natin ang itsura niya. Ayan, ay atin na pong ilalagay ulit ang net at ang ating sinker or bato. Tapos po niyan, atin ulit i-cover yung ating preparation with a clean, with a double layer na malinis na Manila paper, at atin po itong isisil ulit using a rubber band. Yan, karaniwan po, di ba, sa palengke, pagbibili tayo ng mga gulay, naka-rubber band,
huwag nyo pong itatapon na yung mga rubber bands na yan kasi magagamit nyo na ngayon sa inyong pag-hardin o sa inyong mga tahanan. Okay? So, after po natin ma-seal ang ating fermented fruit juice preparation, kagaya po na ating ginawa kanina, lalagyan po natin ito ng label gamit ang tape na gaya nito. So, kung kanina po ay FPJ ang nilagay natin na label, ang fermented fruit juice po ay lalagyan natin ang label na FFJ. No, wag lang po natin kakalimutan, no, yung acronym para wag po tayong magkamali. Okay? So, ilagay po natin sa side ng container. Ayan, FFJ. Tapos ilagay natin ang date ngayon. At ang date kung kailan natin i-collect or i-harvest yung juice nito. No, gaya po ng fermented plant juice kanina, ang fermented fruit juice po ay merong fermentation period na 7 days. No, so 7 days po mula ngayon, pwede na natin i-collect ang kanyang juice. Gaya po ng reminders kanina, once po atin na itong na-collect, pwede po natin ilagay sa malaking bote ng soft drinks. No, wag lang po natin ito todo yung pagsara, no, sa kanyang cap, no, para po hindi ito sumabog. During the first week, wag po natin itodo ang pagsara sa cap ng ating soda bottle. Pero makara po ang isang linggo, pwede na po natin itong higpitan, pero kailangan pa rin po natin pahingahin ng ating preparation araw-araw. Okay? So, ito na po ang ating preparation. I will talk about fermented fruit juice later. Okay? So, tayo po ay tutungo naman sa ating next preparation, ang fish amino acid. Okay. The last, no, nakakadalawa na tayo. No, tayo po ay nakagawa na ng ating fermented plant juice, ang ating magiging main source of nitrogen, no, para sa ating mga hardin. Nakagawa na rin po tayo ng fermented fruit juice na magiging main source naman natin ng potassium. No, pero source din siya ng meron din siyang nitrogen din naman. Okay? So pupunta po tayo dun sa pangatlo na basic na plant food supplement na ating ginagawa para sa ating hardin. Okay? So, para naman po dito sa fish amino acid, kailangan po natin ihanda ay any parts ng isda. No? Pwede po nating gamitin yung buong isda, or pwede po tayo, kung tayo may naitabi ng mga fish innards, mga laman loob niya, o kung tayo pupunta sa palengke, pwede po nating hingiin doon sa isdaan. No, yung mga alam ang loob ng mga isda, yun po ay pwede natin gamitin sa paggawa ng fish amino acid. But para ngayong hapon, para sa ating demonstration, ang gagamitin po natin ay 200 grams na isda, no, buong part na po yung ating gagamitin. Nakakatakam, galunggong, no? Ang gagamitin po namin ay galunggong. Pwede po kayong gumamit ng ibang klase ng isda, no? 200 grams po ito. Dahil po tayo ay merong 200 grams na fish material, no, na gagamitin sa paggawa ng fish amino acid, tatapatan po natin siya sa ratio na 1:1 ng 200 ml na molasses naman. Okay? So, ibig sabihin, pagdating po sa paggawa ng fish amino acid, ang ratio po na ating susundan ay 1:1. No, one part ng fish material at one part ng molasses. Okay? So, bukod po dyan, syempre, yung ibang mga materials na nabanggit na kanina ay kailangan din po nating ihanda. Okay? So, ready na ba sila sa paggawa ng fish amino acid? Tara na! Okay, let's do this, mga kasaka. Maganda naman po tayo ngayon ng ating fish amino acid. No? Nabanggit po natin kanina ang ating material.
ay 200 grams na sliced na galunggo. Okay? So, simulan po ulit natin sa pagsiguro ng ating lalagyan ay malinis at walang foreign material. No? Pag nasiguro natin siya ay malinis, una po natin ilagay ang sliced na isda. Okay? Matapos po niyan, ating isama na ulit sa ating mix yung ating molasses. No? Inuulit ko po, ang ratio po niya is 1:1. So, kung meron po tayo na 200 grams na fish, tatapatan po natin yan ng 200 ml na molasses. Okay? So, gaya po ng mga instructions kanina, dapat po ating siguruhin na lahat ng surface area ng ating materials ay covered ng molasses. Okay? So, pag nasiguro na po natin na covered na siya, gaya nito, pwede na po nating ilagay ang plastic na net at ang mga pabigat na bato. Okay, so isa-isa lang po natin siyang ilagay, huwag sabay-sabay kasi baka tumalsik sa atin, no, yung molasses at saka yung ating mga fish na materials. So once po nilagay na natin sa lalagyan yung mga bato, atin na po ulit siyang tatakpan gamit ang 2 layers ng Manila paper. Gagamitan natin siya ng rubber band gaya nito. Okay, siguruhin po natin na walang mabubutas. Naku, lalo na po itong isda. Dahil ito po ay talagang naaamoy ng mga daga, pusa. Minsan habang pina-ferment siya, nawawala yung pala kinainan ng pusa. So siguruhin po natin na seal ng maayos ang ating fish amino acid. Gaya po ng mga ginawa natin kanina, tayo po ay magle-label. Ito po ay fish amino acid, kaya po ang ating itidikit sa gilid niya. Ang nakasulat ay FAA. Kaiba po ito dahil kanina yung ating FPJ at FFJ ay kailangan lang nating i-ferment, no? For 7 days. Ang fish amino acid, dahil mas matagal ang fermentation nito kumpara sa plant material, kailangan po lumipas ang minimum of 2 weeks o 14 days, no, bago natin i-extract ang kanyang sabaw. So ano pwede nating gawin kapag ka nakuha na natin yung sabaw niya? No, ilalagay din po ulit natin doon sa soda bottle, no, maganda yung mga 2 liters ang capacity. Kagaya po ng binanggit ko kanina, ang takip, hindi po natin ito todo yung pagkakasara, no, during the first week, dahil maaari pong tumaas ang pressure sa loob nito at pumutok yung ating bote, no? Sa second week, pwede na po nating itodo, pero everyday pa rin po natin pahihingahin, no, yung ating preparation. Okay? So, 2 weeks po ang fermentation period nito. Okay? So, yan na po ang ating fish amino acid. So, sa ngayon po, ang atin ang nagawa, yung tatlo na mahalaga na mga plant food supplements kung tayo ay magsiset up ng ating garden o edible garden sa ating mga tahanan. Kung wala po tayong source ng molasses at meron po tayong mga materials na binanggit today na hindi available, siguruhin pwede po tayong gumamit ng iba pang materials as long as ating pa rin nasusundan ang recommended na ratio ng molasses doon sa ating plant material or fish na material. Okay? So, yan na po. Muli ang ating fermented plant juice, ating fermented fruit juice, at ang ating fish amino acid. Okay. So, tapos na natin gawin. Pakita sa inyo yung paggawa nitong fermented plant juice, yung ating fermented fruit juice, at yung ating fish amino acid. Okay, so ano pwede nating gawin
para mas malinis siya tingnan. Kung may sobra sa papel, no, pwede naman po natin bawasan para po hindi siya sumasabit-sabit, no, kapag binubuhat natin. Para din po kung sakaling may ilagay natin siya sa cabinet, walang tutulayan ng mga langgam, no, kung sakaling maamoy nila, no, itong ating mga preparation, no. Gusto ko lang po banggitin ng ilang mga bagay, ano po, once po na ang mga preparations nito ay ating nagawa na, paano natin siya i-store? Kanina nabanggit natin, di ba, si fermented plant juice, ang ratio nito, review lang natin, ay 2:1, no, kung meron tayong plant material, 2 parts, 1 material yung ating molasses, okay? This is a good source of nitrogen. Ang ginamit natin dito ay mga dahon na mayaman sa nitrogen at mayaman sa mga growth hormones, okay? Ito naman po ang ating fermented fruit juice, ating main source ng potassium, okay? Ang ginamit po natin ng mga materyales ay mga prutas at mga gulay na alam natin na mayaman sa sustansya na potassium. Ang ratio po nito ay 1:1. So kung gano'n man kadami ang inyong ginamit na plant material, ay gano'n din po kadaming molasses ang inyong gagamitin. Okay, fermentation period po nitong dalawa ay parehong 7 days. Dito naman po tayo sa kabila, ang ating fish amino acid. Ito po ang ating preparation na hindi plant material ang ginamit. Isda ang ating ginamit. No, fish amino acid, ang ratio po ng fish material sa ating molasses ay 1:1. So kung gano'n man kadami yung ginamit na naman loob ng isda o buong isda man yan na ating na-slice, ay gano'n din po kadami ang molasses na ating ihahalo sa kanya. Kaiba po dito na 7 days ang fermentation period. Ang fermentation period ng ating fish amino acid ay 14 days. Okay? Ito po ay mayaman din sa natural na nitrogen. Ito po ay protina, no, primarily, pero ang protein po kasi pag siya ay decompose natin o na-ferment o na-breakdown into smaller parts, ay meron po siyang byproduct na natural na nitrogen. So, pagdating po sa halaman, ang fish amino acid ay isang magandang source din ng nitrogen. Plus, dahil po ito ay merong mga tinik at kung ano-ano pa, ay meron din po siyang traces ng calcium at iba pa. Okay? So, storage. Paano ba? Kapag po siya ay fine-ferment na natin, mangyari lamang po na ilagay natin sila sa isang lugar na hindi direkta na nasisikatan ng araw, no, para po wag mamatay ang mga microorganisms na ating katulong sa fermentation na process. Ilagay natin siya sa dark na lugar at hindi po ganoon kainit, no. Kung kaya niyo ilagay sa ilalim ng inyong mga lababo, pwede po doon as long as secure siya at walang mga daga na nakakaabot dyan, no? Yun po yung ating second reminder, no? Bukod sa placement, dapat po siguruhin natin na walang access yung mga peste at mga bata din sa preparations na to, no? Ito po, amoy na amoy ng mga pusa at daga yung laman niya na isda, no? So kailangan po nating protectionan, no? Protektahan natin ang preparation na ito mula sa mga animals na kagaya noon, o daga at pusa. Ito naman pong dalawang ito, hindi naman siya lapitin, no, ng mga taga, pero dahil naamoy yung tamis, maaari naman na langaw yung lumapit sa kanya. Iwasan po natin na madupuan ng langaw yung loob niya, no, para po hindi sila makapangitlog. Atin pong tatandaan yung fermentation period, hanggat maaari atin po siyang i-extract, no, kung kailan siya dapat i-extract. Huwag po natin patagalin masyado, lalo na ngayon na panahon ng summer, may tendency po na manuyo kung ano man po yung nilalaman at mauwi sa wala yung ating pinaghirapan. Kanina po yung beses ko binanggit na once na kinuha na natin yung juice nito, no, yung pag-collect na ng juice nito, ipapost ka rin po dun sa ating Facebook page para inyong makita, no, once po June na siya. Kanina po binanggit ko, ilagay lamang po natin, no, sa ganito po natin siya i-store sa mga soft drink bottles na malalaki, no? Pwede nating lagyan ng embudo, at saka screen, tapos kunin natin ang sabaw. No, kanina yung molasses, may pagkamalapot, pag i-extract na natin yung juice ng mga preparations na ito, mas malabnaw naman siya. Yung mga ganun kahirap, no, para sa atin. Talaga pipigayin natin para makuha natin talaga to the last drop yung sustansya
no, na may bibigay niya. So pag nalagay na po natin siya dito, sabi ko nga po kanina, dapat i-label na natin. Tatlo to kaagad. No, hindi tayo pwedeng malito kung anong laman ng bote na ating hawak. Kanina po binanggit ko ilang beses, ito pong takit. No, pag nandito na po yung ating extract, ito po yung takip. Itatakip natin siya hanggang sa dulo. Mahigpit, pero atin pong ibabalik, no, para makahinga pa siya. No, very important during the first week na hindi siya tighten na todong-todo. Okay? After the first week, pwede na natin siyang itulo, pero araw-araw pa rin natin siyang luluwagan. Mapapansin niyo po parang soft drinks talaga lang niya dahil may taste. No? Meron talagang singaw kayo na maririnig mula sa kanya. No, mabango po. Mabango po siya pag in-extract na natin. Yung iba, sabi nila amoy wine. No? The fermented nga po siya. Okay? So punta naman po tayo sa paraan ng paggamit. No? Ito po mga concoctions na to, standard. No? Standard yung paggamit natin sa kanya. Gamit ang kutsara, yung pong juice na ating may extract, no, mula dito sa mga preparations nito. Kunyari, meron po dito na kunyari po capacity nitong lagadera na ito ay 2 liters of non-chlorine water. Ibig sabihin, kung tayo nakakolekta mula sa ulan, o kaya po meron tayong source ng deep well water, pwede po natin na yun ang gamitin. Huwag po tayong gumamit ng merong chlorine na diretso galing sa gripo. No, kung ganun lang po ang source nyo ng tubig, pwede naman po kayo na mag-ipon muna sa isang timba at pasingawin yung magdamag. No, para wala na po yung chlorine. Chlorine po kasi ay papatay ng mga microorganisms na ating nakakatulong, no, sa pag-ferment. Nakatulong natin sila at makakatulong pa rin sila, natin sila patuloy kapag in-apply natin siya sa lupa, no, ng ating mga hardin. Okay, so let's assume na merong 2 litro ng non-chlorine water sa lagadera na ito. Per liter po ang gagamitin natin na juice ay 2 kutsara. Okay, so kung may 2 litro at ang ratio at ang ating dosage ay 2 kutsara na juice sa bawat litro ng tubig, 4 po na kutsara ang ilalagay natin dito, no? So once na ilagay na natin siya, pwede po natin siyang i-delay diretso sa lupa, no? Diretso sa lupa, or pwede naman po tayong gumawa ng spray, no? Na gaya nito at i-spray natin doon sa kanyang dahon, no? Mainam na diligan natin ang lupa at i-spray din natin, no? Kung meron tayong time at meron pa tayong sapat na supply ng mga concoctions na ito. Anong oras ba magandang mag-spray? Para sa akin, pinakamainam magbigay nito early morning at saka late afternoon. Okay? Ito pong 2 preparations na ito, diligman or spray, wala po akong masasabi dyan. Okay po ako dyan. Pero ito pong fish amino acid, paggagamit na po tayo nito, dahil may fish oil po ito. Para sa akin, personal opinion, i-recommend ko lang po siya na gamitin as a drench na fertilizer. Huwag natin i-spray sa dahon. No? Kasi pag nag-spray po tayo sa dahon, at may fish oil at uminit, maaaring masunog. No? So dito lang natin siya, i-mix sa fish amino acid, at i-dilig po natin diretso sa lupa. No? Huwag na po sa katawan, no, ng ating halaman. Okay? So, yung pag-extract po nito, once po ito ay June na, ay akin rin po kukunan ng video at ipopost ko rin po sa ating Facebook na group. Pag po gagamitin na rin, ay magpopost din tayo ng update doon sa ating group page. Okay? So, yan po ang paggawa ng mga plant food supplement. Okay, so ngayon naman po, ang ating pag-uusapan ay kung paano gumawa ng isang composting, no, setup sa inyong bahay. No? Marami po iba't ibang klase, no, ng composting. Meron po iba na talagang pit, no, nagdidig ng isang malalim na hole sa lupa para doon gawin yung mga compost. No? Pero dahil po ang consideration natin ay aamot lang tayo ng konting space sa ating mga tahanan, at ito po ituturo sa inyo ay kung paano gumawa ng simpleng composting setup para po hindi naman maitapon lamang yung mga napoproduce natin ng mga kitchen waste, no, sa ating mga tahanan. Okay?
So, sa ating pong bahay, gagamit tayo ng container na gaya nito, no? Sa ating paglilinis, baka po kayo may makita na plastic na balde na mayroong takip na gaya nito, inyo na pong itabi, no? Para gawing lalagyan ng inyong compost. So, bakit po ganito ang ating recommendation, no? Plastic material para mas durable siya. Siyempre, hindi natin pwedeng gamitin yung mga papel, okay? So, sa usapan po pala natin ngayong araw na ito, susundan natin yung acronym na COMPOST. Okay? So, doon po sa COMPOST, COMPOST, simulan po natin yung CO, pagdikitin natin. No, ang ibig sabihin po niyan ay yung tamang pagpili ng container at sisiguruhin po natin na yung ating container ay merong cover. Okay? So, ito po isang example ng balde na pwede natin gamitin for composting. No, meron po siyang takip, may cover. Siya po ay hindi na namin ginagamit. Pinaglalagyan lamang po namin ng mga putol-putol na PVC pipes. No, kapag meron kaming pagawain dito sa farm, kailangan din po natin ng tagasambot ng sabaw, no, ng ating compost, isang basin na kakasya itong ating plastic pail. Okay? Ito pong plastic pail, kung inyo mapapansin, binutasan na po namin yan sa ilalim at sa gilid, no? Para po masiguro na mayroong sapat na ventilation o air circulation sa loob ng ating compost. Okay? So, bakit po ito yung aking napusuan na gamitin para gawing compost bin? No? Dahil po siya ay pabilog, kapag po kailangan nating haluin yung nandiyan sa loob, hindi na natin kailangan kaukawin, no? Pwede nating shake, pwede nating pagulungin at maghahalo-halo na yung materyales na nandiyan sa loob. Okay? So, nasettle na po natin yung usapin tungkol sa compost container. Okay? So, punta po tayo dun sa kasunod na letra ng ating acronym, yung letter M. Ito po ay para sa materials. Okay? So, pag-uusapan naman natin ngayon, ano ba yung mga materials na dapat mailagay natin dito, no? Pagdating po sa materials, i-categorize natin siya into 3. Okay? So, kailangan po natin ng mga dahon ng tutuyo, mga papel, at kung ano-ano pa. No? Ito po ang ating magiging source ng carbon at tatawagin natin siya ng mga brown materials. Okay? So, ano-ano po ba yung mga brown materials na pwede natin gamitin? Pwede tayong gumamit ng dried leaves, yung mga dyaryo, pwede tayong gumamit ng mga scratch papers nyo na nag-occupy lang ng space sa inyong mga shelves, pwede natin gamitin yan. Yung mga paper bags, no, sa mga groceries, sa mga department stores, minsan kakabit-bit natin, nawasak na yung paper bag, hindi na natin ma-reuse. Pwede po natin siyang gamitin sa paggawa ng compost, no, yung mga cardboards, mga kahon, at mga paper cups, no, na gaya nito. No? Nakita ko siya kanina na doon sa kotse. Hindi natin gagamitin syempre yung lid, pero pwede natin gamitin yung itong sleeve niya at saka yung mismong paper cup. So, gamitin natin mamaya. No? Ito pa yung ibang example ng mga brown materials na pwede natin gamitin. Yun na taygo-taygo na kanina yung mga paper bags. Meron ilan na mga scratch paper. Meron pa dito yung mga tissue paper, paper towels, no, na hindi ko naman ginamit para punasin yung aking mukha. Yung iba naman, pinapunas lang natin sa table at kaya nandun lang siya sa opisina. No? So, yun po ang bubuo ng ating mga brown na materials. Pag po tayo ay nag-garden, no, may mga tuyong dahon na tayo dyan may ipon. Yung iba po sa kanila ay nasa initial stage na ng decomposition process, may makikita na tayong amag na puti, kunin natin siya, no, at pwede natin siyang ilagdag dito sa ating compost setup. Okay, yung pangalawang grupo ng materials na ating gagamitin, tawagin natin siya ng mga green materials, ito po yung mga waste na ating napupuno sa ating kusina, no. Pag kunyari, sayote, ang sayote naman, di ba, hindi naman natin kinakain pati yung kanyang balat. No? Kanina po kasi tanghali, ako ay nagluto ng tinola. At ang ginamit namin instead na papaya ay sayote. So, natito po yung kanyang balat, no? At ilalagay din natin siya dito sa composting setup natin. No? Pwede rin po yung mga overripe na ng mga prutas, mga balat-balat, kung kumain tayo ng prutas, hindi na makinakain yung balat. Kunyari, mangga, etc. Pwede po natin gamitin yan.
kung meron po tayong grass clippings, no, bagong tabas dito sa ating mga farms, pwede natin siyang isama. At siya po ay naka-under dyan sa green materials. Ano pa ba? Mga plant parts. No, minsan, patuloy kanina, nagbawas kami ng dahon. Itong, ano tawag dito? Itong malaking puno dito. So, pwede po nating gamitin yung mga dahon dyan. Okay? Yung pangatlong grupo ng materials na ating gagamitin para sa ating compost, yung po tinatawag natin yung mga enhancers. No? Yung brown kasi na materials, dito po yung magiging source natin talaga ng carbon. Okay? Yan yung magiging energy source ng ating composting setup. Yung green naman, yan po yung magiging source naman natin ng nitrogen. Magiging source ng moisture. Tapos yung sa magiging end product natin, yan yung source ng potassium, minerals, etc. The enhancers, parang ano, parang may bonus na nga doon sa green na materials, may bonus-bonus pa no, dito sa mga enhancers natin. Ano yung mga pwede natin gamitin as enhancers? We can use eggshells like this. No, mahilig po kasi ako, part ng diet ko yung boiled eggs, no. So pwede natin gamitin yung kanyang balat to enhance no the quality of our compost. Pwede tayong gumamit ng ground coffee, whether used man yan or hindi, pwede natin ilagay. It's a good source of nitrogen at matutuwa ang mga kamatis diyan, no. Yung kamatis gusto niya yung acidic na environment. What else can we use as enhancers? Ground bones. Mahilig magbulalo. No, pakuluan yung maigi para matanggal yung mga cartilage. Tapos, yung mismong buto, pwede nyong ibangi. Tapos, i-grind natin yan. Tapos, ilagay din natin as enhancer dito sa ating setup. No, it's a good source of calcium, minerals, and nutrients there. No, so, meron tayong brown materials, meron tayong green materials, meron tayong enhancers. Now, what else ang kailangan natin? Kailangan natin ng water. No, at kanina pinakita namin yung ilan sa mga plant food supplements na pwede nating gamitin sa ating mga hardin. Some of them ay pwede nating ihalo na dito sa water para mas mapaganda pa natin, no, o maging mas fortified pa yung quality ng ating compost. No, remember sa kung ano man po na ating ipe-prepare para sa ating mga halaman, compost man yan or plant food supplements, yung quality of our output, kung gaano siya kasustansya, will depend on what we put in. No? So what we get will always depend on what we put in. So kung gusto natin ay masustansyang compost, kailangan maglagay tayo ng materials na source ng maraming iba't ibang klaseng sustansya. Okay? So for today, ang available po na materials para sa ating setup ay ito nga, mga balat ng sayote, mga tangkay-tangkay, balat ng kung ano-anong prutas at gulay. Tapos kanina, tayo nag-prepare ng plant food supplements. Yung mga sobra ay pwede rin natin ilagay dito sa compost. Okay? So meron dito mga dahon, mga saha, etc. Now if you have dry leaves, pag kayo ay nagwalis sa inyong mga gardens, pwede rin yung po siyang ilagay dito. Okay? So yun po yung mga materials na ating gagamitin. So meron tayong COM. We will now proceed doon sa letter P ng compost na ang ibig sabihin ay yung procedure na. Okay? So pag-usapan natin yung procedure. Siyempre tatanggalin natin yung takip ng ating composting bin at ang unang layer na ating ilalagay sa kanya to seal off, no, para mag-serve as filter dyan sa mga butas-butas na yan is soil. No, if you have garden soil, pwede po na ito yung material, yung unang material na ating ilagay para magsilbing filter ng ating preparation. So, maglagay lang po tayo ng thin layer of soil. No, alam nyo po, ang soil ay meron ng magandang population ng microorganisms. No? So, it's a good start. It's a good starter. Dahil may sustansya na siya to start with at meron na siyang populasyon ng mga organisms na makakatulong natin sa composting process. Okay? So, meron na po siyang isang layer of garden soil. So, naglagay na tayo natin brown. Kung meron na tayong mga tuyong dahon, pwede na natin idagdag
dito. Okay? So, meron na tayong one layer ng mulch. Inilagay na natin yung dry leaves. Ang next po na layer na ilalagay natin ay green. So, thin layer ng green. Mag 1 inch na layers lang naman po yung kailangan natin lagay. So, you can put a thin layer of green materials sa inyong compost. So, medyo moist ito. Ito yung eventually pagka nagsastart na mag-decompose, might smell. No? So, one layer of green. Tapos, lagyan ulit natin siya ng one layer of brown materials. No, this time, meron tayo paper. Ang paper po kasi nagaling din sa puno. Diba? So, kung ano man yung mga sustansya na meron sa puno, meron mga traces pa rin yan dito sa papel, no? Ano pa yung pwede nating makuha galing dito sa papel, mga used na paper towels, etc. No, yung excess moisture na meron yung ating green materials ay pwedeng i-absorb nitong mga paper na ito, so may iwasan yung pag-amoy niya. Okay? So pag nilagay na natin yung brown material, ano yung next, no? Parang ano, lasagna yung gagawin natin. So naglagay na tayo ng soil, naglagay na tayo ng brown material, nagdagdag tayo ng mga balat-balat ng mga sayote, yun yung green material natin. Pwede tayong magdagdag ng green materials ulit after no isang layer ng mga papel. So magdagdag pa tayo ng green material this time, yung mga natira kanina, mga dahon. Okay? Merong mga fruits na natira, maglagay tayo dyan. Okay? So may green ulit tayo. Alternate lang parate. Ng brown, tapos green, and then brown, tapos green. So meron tayo one layer ulit ng green material. Maglagay pa ulit tayo ng brown. No? By the way, meron pala ako ditong konting vermicast compost pwede natin ilagay din. No? Bakit ko nilalagyan? Una, masustansya na to. Pangalawa, source din siya ng microorganisms. No? Mas mapapabilis po natin yung proseso ng composting kung tayo magdadagdag ng mga microorganisms sa ating bin. No? Pero, ang assumption nga po kasi natin, tayo lahat ay hindi makalabas ng bahay. Wala tayong access, no, sa mga available na mga commercial ng mga microorganisms. So, tinitingnan natin ano ba sa paligid yung meron na yan. No? So, kung may mga fruits na nakatenga dyan sa inyong mga refrigerators or sa inyong mga kitchens, nakita nyo na meron silang mga amag na puti, pwede nyo siyang ilagay. Basta puti ha, pwede nyo na siyang ilagay dito. Okay, so naglagay ako ng vermicast para madagdagan pa yung kanyang sustansya at madagdagan yung microorganisms. Ano yung next? Pwede ulit tayong maglagay ng brown material or papel. Basta layer lang ng layer. No? Mag-add lang tayo na mag-add. So we have more papers here. So one layer of paper. Again, ang role niya is to provide or to supply carbon sa ating bean. Kanina, yung sleeve ng coffee. Ilagay din natin dito. Pwede din natin ilagay itong coffee cup. No? Madedecompose din ito. Okay, so punit-punitin natin. Bakit yung mga papel ay punit-punit na? So, tulungan natin yung microorganisms. No? Huwag naman nating hayaan na pasanin nila yung lulok. So, i-breakdown na natin hanggat kaya natin yung materials para mas madali, no, yung magiging trabaho nila. Okay, so one layer of paper ulit. Ano pa ba ang kulang dito? No? Once po na yung ating layers ng materials dito ay umabot na sa kalahati, pwede na tayong maglagay ng mga enhancers. Now, if you have coffee grounds sa bahay, pwede nyo nang ilagay dito. No, well, used man yan or hindi, pwede nyo ilagay dito. Nasa half na actually yung materials. No? Ayan. Nasa kalahati na yung laman niya na materials. So, pwede na tayong maglagay ng enhancers. Itong eggshells, pwede natin siyang ilagay dito, no?
pero hindi niya masaserve kaagad yung kanyang purpose. No, ano ba ang meron ng eggshells? Mayayaman siya sa calcium. And some gardeners, ang ginagawa nila, yung pagpapatubo pa lamang ng seedlings sa eggshells na kaagad nila inilalagay. No, assuming na yung calcium available na kaagad dun sa mga seedlings. No, it doesn't work that way. Kasi it takes a while para maging bioavailable yung calcium na content, no, ng mga eggshells. Now, there's a better way of extracting calcium from eggshells na siguro I will share with you through a post na lang sa Facebook. No? It's a separate na process pa. In the meantime, if you really want to add calcium sa inyong potential na produkto na magagaling mula sa inyong compost bin, pwede nyo itagdag yung eggshell as an enhancer. Make sure lang na dinurog mo siya maigit. No, kung maaari nga, ay durog na durog siya. Gamitan nyo ng mortar and almeres or pwede nyo siyang, ano nga tawag dito, i-food processor nyo siya para durog na durog siya before natin siya idagdag dito sa ating composting bin. Okay? Okay, so ilagay na natin siya lahat. So nakapaglagay na tayo ng ilang layers ng brown materials, ilang layers ng green materials, nakapaglagay na tayo ng enhancers. Ano pa yung pwede natin ilagay? Sige, let's add more. May isang layer na ulit na papel, so brown na ulit yan. Maglagay ulit tayo ng ilahat na natin itong natitira pang green materials ng mga dahon at saka mga refuse ng mga fruits, no? So may isang layer ulit. So naglagay tayo ng green, ubusin na natin ito, mga papers, no? Ayan, mga brown na materials. Okay? Okay, so nandito na siya banda, pinush ko pa siya para may space pa, we can add water, no? Yung water, or pwede hugas-bigas nga, actually, no? Kung meron kayong hugas-bigas, nagsayang kayo kanina at na-collect nyo yung hugas-bigas, pwede yung hugas-bigas ang idilig natin dito, lagyan nyo yung mga concoctions na, o yung mga fermented na materials, so plant food supplements na ginawa natin kanina, no? So lagyan lang natin very lightly, okay? So, kailangan maging moist siya. Bakit kailangan maging moist, no? Ang target kasi natin is for decomposition. For the decomposition to take place. And it will only happen kapag tataas yung temperature inside the pit. But how does that happen? Itong setup na ito will utilize oxygen, no? Tapos yun yung parang magpapataas ng temperature, tapos pag mataas yung temperature, yun yung jumpstart ng decomposition na proseso dito, no? And that is the reason why we have to layer yung brown at saka green materials, no? Yung brown materials will supply naman yung carbon na requirements, tapos meron ding nitrogen na inside the bin. Mga simple materials ang lagay natin, but yung interplay ng mga gases dito ay required, no, for the composition to take place and for us to actually be able to produce compost out of this. Okay? So, basain lang natin para makadagdag din siya, no, dun sa factor na pagpapataas ng temperature inside the bin. Okay? Hindi naman kailangan mapuno natin to ngayon, no, kasi yun lang yung materials na available. Kahit naman sa inyo, siguro pag piyesta lang tayo makakapuno ka agad ng ganito. But, you know, each time you prepare food, meron tayong kitchen waste na poproduce, i-set aside natin yan, no? We can actually keep a separate container sa kitchen, lagay lang tayo ng green materials, and then siguro once a week we can set up, no, another composting bin. Okay? So, naglagay ako ng water, and that is the reason why kailangan may basin, no? Siya yung magka-catch ng excess water, no? Pero this time, wala. No, na-absorb pa siya noong soil na nilagay natin at the bottom. Okay? So, wala na akong materials na pwedeng idagdag dito sa bin ko. Nadilig ko na siya ng water. What I will do now is, pwede ko siyang, bago yung soil, pwedeng lagyan ko lang muna ulit siya ng a sprinkling of vermicast. Okay, para dagdag ulit sustansya at dagdag ulit ng mga microbio that will help break down yung materials into smaller parts. Maswerte tayo kung may egg ng African nightcrawler worm dyan na dyan mag-hatch, no? Kasi tutulong din siya para sa pag-breakdown itong mga materials na to. Okay,
Okay, so bago ko siya iwan for today, I will add another layer of topsoil or garden soil. Very thin layer lang, no? Ano yung purpose? Bakit ko siya nilalagyan ng thin layer of soil? Siya yung magsisil off muna for the day. No? Diba? Meron siya sa ilalim, meron siya sa ibabaw, siya yung magsisil off. Ate Composting setup for the day. Spread natin para covered siya. Okay? So, syempre, makikita lang natin dito ay lupa. Next, kailangan natin siyang i-cover. Ayan. So, covered siya. So, hindi siya madi-disturb ng kahit na ano. Pero may butas siya sa sides, may butas siya sa ilalim. So, yung ventilation ay na-secure din naman natin. We made sure na maayos na circulation na yung ating setup. So, yun po yung procedure. No, ng pag-setup nito, placement naman. Syempre, itong mismong posting bin natin, ilagay natin sa isang lugar na hindi siya mababanga ng bata na tumatakbo, hindi siya makakaykay ng pusa, na hindi siya pupuntahan ng mga daga. No, so find a safe place at home na pwedeng maging permanent na place niya. Okay? So doon lang natin siya ilagay. Huwag naman diretsong-diretso sa sunlight. No, kasi baka matuyo siya masyado. Siguro, ano lang, sa side. Sa side, pwede sa labas ng ano, sa inyong mga terrace, ilagay niyo siya. Okay? So, yun yung letter P. Na ilagay na natin, na sunod na natin procedure, ilagay na natin siya sa tamang placement. Ano yung kasunod na letter O? Okay? Yung letter O na kasunod, observe. No? Kasi first time natin ito gagawin, no? Kayo, first time ito gagawin. I-observe natin siya, no? Amoy-amoyin, no? It's not supposed to smell rotten. No, kasi meron siyang mga kasama na mga microorganisms diyan, merong brown, merong green, may enhancers pa. Okay? It's not supposed to smell rotten. So pagka nag-aamoy bulok siya, baka may nilagay tayo na hindi dapat. Okay? Ano pa? Sa pag-observe, tingnan natin temperature. If it's too hot, baka kulang ng moisture. So from time to time, kailangan ay tiligan din natin siya ng water with concoctions. No, na katulad nung ginawa natin kanina, check din yung moisture. No, from time to time, check natin yung moisture. Ang tamang moisture ito, if you don't have a moisture meter, ay, for example, if you have a sponge, ilubog mo sa tubig, i-ring mo siya ng hindi naman yung sobra. Okay? So, pag binoka mo na yung kamay mo, it's moist, pero hindi siya soggy. No, that's the right amount of moisture na kailangan meron ng ating composting bin. Okay? I-observe natin siya from time to time, and kung pwede nga, you can take notes, di ba? Lalo sa mga first-timers na gagawa, take notes, no? Para you know what to tweak, no? Para sa mga susunod nyo na mga setups na gaya nito. Next, S. Look for signs, okay? So after you observe natin and yung mga signs kailangan nating i-note yan. Okay, look for signs. So smell, nabanggit ko kanina, it's not supposed to smell rotten. Dapat earthen, so earthy yung smell niya. No, para malaman natin, it's a sign na tama yung ating ginagawa. Pag earthy yung kanyang smell. Check yung texture niya. No, kasi pagka na dedecompose na siya pa konti-konti din na magiging soil-like, earth-like yung kanyang texture. Check in temperature if it's too hot or if it's too malamig, no, for a composting setup. Okay? So look for signs. Ano pa ba? Signs of pest infestation, no? Baka naman yung nakita natin, no? May tumira na dito na mga insekto at kung ano-ano pa, no, we might have to look for a better placement. Okay? Okay, baka masyadong malapit dun sa mga basurahan talaga ng mga villages. Huwag natin ilagay doon, no, pag meron ganun mga signs. Okay? Next letter, letter T. No, yung T ay for troubleshooting. No, troubleshooting. Dahil mga first time kayong gagawa nito, tingnan natin kung ano yung mga possible na problems na pwede nyo
ma-encounter. Okay? So, ano ba yung mga dapat natin gawin? At least once a week, i-turn natin siya. No? Pwede nyong i-manual. Pwede nyong isiguruhin na sealed siya. Itanggalin nyo dito sa planggana at pagulong-gulongin nyo ganyan. No? That's one way of doing it. No? But to make sure lang na na-prepare natin siya at least once a week. Yung iba, lalo na pag gumagamit ng mga microorganisms, nagiging ready na kailang mag-compost as early as 4 weeks na after siya i-set up. No? Pero usually, kapag walang ganung mga microorganisms na ina-add sa compost bin, mga 90 days before your compost is ready for use in the garden. No? Yung iba naman, dinediretso na sa flats. No, yung iba sa inyo will be tempted to bury itong mga green materials diretso sa inyong mga lupa sa ground. No? Wala namang problema. That's another way of composting. However, huwag nating taliman kaagad. No? Katulad ng binanggit ko kanina, yung the decomposition process kasi requires oxygen. At pagka tinaliman natin siya kaagad, yung oxygen, sa halip na magamit noong halaman na itinanim nyo, doon siya nagagamit sa decomposition process. So your plants will die. Okay? So, pwede nyo gawin yon, pero markahan nyo lang yung plot na yan na hindi pa siya pwede. At kung gusto nyo, ilagay nyo rin doon yung date kung kailan siya pwede taniman. No, base sa inyong pagka-compute noong 90 days na pinanggit natin kanina. Okay? So, review lang natin yung sa acronym na compost. C is for container. C and O is for container with cover. Okay? M is for materials. No, isa-isa natin, you have brown tears, green tears, and you have enhancers. M, pwede rin natin ilagay dito yung microorganisms. Kung meron na kayo ng mga FFJ, FPJ, FAA, you can add a little bit of each. No, kasi may mga microorganisms dyan. Kanina, yung vermicast, diba naglagay tayo because merong population ng microorganisms ang vermicast. But if you have access to yung mga effective microorganisms that are commercially available, mga pathogen yan, you can add also to your bin. Okay? Next, observe. No? Tingnan natin, araw-araw natin siyang i-observe. May peste ba? Or masyadong mainit? Or umaamoy ba siya? Check for signs and ilista natin yung signs na yan sa ating notebook at troubleshooting. No? Ano ba yung mga problema na pwede nyo ma-encounter, you know, when it comes to setting up a compost bin na similar to this one. Pag-usapan natin, no? Pwede makanotice kayo ng white growth. Pag white growth, walang problema, no? Kasi usually yung white po ay kaibigan natin yan ng mga microorganisms. Pag black, you might have to dispose. No? Yun po yung hindi maganda, no, para sa ating composting bin. Yung white growth po can be a sign na masyado, too wet siya or too hot siya. Okay? So kung masyadong basa, sabi ko nga kanina, di ba, pwede i-check yung moisture niya from time to time. No? At dapat nga yung tamang moisture na pareho nung sa foam, for example. Add more dry material. If it's too dry naman or too hot, make sure na magandang ventilation. Sobra for your next batch. At sa tingin nyo, kulang yung ventilation, you can add more, you can drill more holes sa side. Or siguro, drill holes din doon sa cover niya. Okay, next, kung makita nyo na mukhang namabaho, no, dapat, sabi ko nga, dapat ang amoy nito ay earthen o earthy. Yung amoy, no, hindi dapat siya amoy bulok. Maaring masyadong basa or sobra-sobra naman yung greens. Pag sobra-sobra yung greens, balance it out. At tagtag natin ng brown material or can add more paper para may mag-absorb ng moisture. Okay? Next, bakit walang nangyayari? 1 month na, ganun pa rin yung itsura niya. No? Baka masyadong malaki yung setup nyo. No? There's a way to hasten the decomposition process to break down yung inyong scraps into smaller bins. Tapos maliit na bin lang muna tayo mag-start. No? Para mabilis yung decomposition process. Okay? Ano pa yung pwede yung ma-encounter na problema? Baka naman sobrang dry. Kung sobrang dry, lalo na ngayon, na it's summer, no, pwede sobrang dry. Make sure not to add moisture from time to time. No? Kaya important din, observe natin siya.
no, add moisture from time to time kung too dry siya. Okay? Maaari din na sobra-sobra yung brown material na nilagay natin sa kanya. Tapos, yun, pwede na mag-add ng green, no, pag sobrang dry. Sobrang dami ng brown. Okay, so ang isa pang pwede may counter problema, parang ang hirap-hirap makolekta ng mga materials para dyan. No? Hindi po tayo nagpipilitan na kung anong nakasulat dito ay yun yung mga ilalagay natin sa ating composting bin. Now remember, when it comes to yung mga lessons natin pag-usapan, simula pa nung episode 1 at ngayon episode 2, we need to with what we have sa ating mga bahay. Okay? Ang assumption nga po natin dito, ang premise natin dito ay nasa quarantine tayo and we should be able to work, we should work with whatever we have at home. Okay? So, kitchen scraps, I'm sure lahat tayo may kitchen scraps. Brown material, siguro pag pumunta tayo sa labas. Siguro sa mga park, we can collect mga dry leaves, etc. Pero kung hindi naman, I'm sure meron tayo mga paper bags at home that we can use para mapunan yung pangangailangan sa brown materials. Okay. Yun nga, sa kitchen, maglagay, ayaw naman natin na ilagay ito mismo compost din natin sa kitchen. So, we can siguro assign a separate container with cover din. Tupperware, pwede. Talaga yung nagdagita ako ng brand. No, kasi tight yung pagkakadikit na kanilang cover. So, pwede tayo mag-ipon muna ng greens dyan at once again lang tayo magdagdag ng greens sa ating composting. Okay? So, ano-ano pa ba yung mga pwede natin ma-encounter ng problema pag tayo ay gagawa ng compost bin like this? Pwede nyo pong i-comment below. Si Team ATI at home ay merong question bin somewhere there. No? Pakilagay lang po doon ang inyong mga questions. Ako po ay, dahil ako po ang nagmamanage ng makina na nagbo-broadcast nitong ating lecture, hindi ko po namomonitor sa isa ang inyong mga katanungan. No? Pero nakita nyo naman po last week, sinubukan ko na sumagot pa rin ng tanong even after no ating live na seminar, and I will continue to do that, no, hanggat existing pa yating Facebook page. Okay? Sa ngayon, yan po yung mga questions. Yan po yung mga potential na maging problema pag tayo nag-set up ng compost bin. Kung meron pa po kayo ibang katanungan doon sa kanina sa paggawa natin ng plant food supplements at ngayon sa paggawa natin itong home compost bin, alam po natin doon sa forum. Okay? So, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa part 3. Okay?